Nakaambang tumaas ang presyo ng sardinas, pero pinag-aaralan pa ng DTI o ng Department of Trade and Industry kung magkano ang papayagan nilang dagdag presyo. Bukod sa sardinas, magmamahal din ang presyo ng noodles, gatas at ilang pampalasa katulad ng toyo at suka. May report si Bernadette Reyes. Sardinas ang madalas ulamin ng pamilya ni Justine Austria tuwing kinakapos sa budget. Bukod sa mura, madali rin daw kasi itong ihanda. Pero ngayon pa lang, nag-iisip na ng paraan si Justine dahil sa nakaambang pagtaas ng presyo ng sardinas. Haluan na lang po ng gulay, lalagyan na lang ng sahog, miswa, para po dumami siya. Isinasapinal na ng Department of Trade and Industry kung magkano ang papayagan nilang dagdag presyo. Kasunod ng hiling ng Canned Sardines Association of the Philippines na 50 hanggang 80 centavos na dagdag singil. Paliwanag ng samahan, ito raw yung kalahati ng kabuuang dapat na dagdag presyo na noong nakaraang taon pa nila hiniling sa DTI. Hinold off naman namin yung increase kahit mataas na po yung presyo ng crudo noon, mataas na rin raw material sa amin noon. And these increases naman, nagagaling naman to from the higher cost of goods. Mataas po ang presyo ng tambahan, mataas ang lata, mataas ang freight cost, lahat po tumaas. Bukod sa sardinas, tataas din ng 2-5% ang ilang brand ng toyo, suka, patis, formula milk at noodles base sa monitoring ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Mag-i-increase na yan, almost immediately yan, kasi konti lang naman kami pag-order, hindi naman kami nagtatambak, lalo na lean months ngayon. Ano mang pagtaas sa presyo ng mga bilihin, malaking bagay para sa ordinaryong mamimili. Kaya payo ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, suriing mabuti ang mga produktong bibilhin. You can shift brands, no? You can shift sizes, you can shift food products. Ito rin ang diskarte ni Len Kabading para hindi gaanong maramdaman ang taas presyo ng mga pangunahing bilihin. Pag kinumpir ko, mas mababa dito ako bibili. Bernadette Reyes, GMA News.